successful people are not born, they are made. Ang paghihirap at sakripisyo ay bahagi ng buhay. Hindi kawawa ang mga batang laging nautusan sa bahay. Mas kawawa yung mga kabataang lumaking walang natutunan sa buhay. Inuutusan tayo ng ating mga magulang, hindi dahil sa hindi nila kaya, kaya nila. At po pwedeng meron silang ibang utusan. It's just that tayo ay kanilang tinuturuan sapagkat hindi habang buhay, sila ay nandyan. At kung may kaya kayo ngayon, hindi garantiya na may kaya o may pera ka habang panahon. Kung tatanungin nyo sila, ayaw din nila yung ginagawa nilang pagsisikap. Kaya lang, ang buhay ay ganun talaga. Bago ang success, hard work muna. Hindi lang iyon ang gusto ng Ebanghelyo ha, ni Kristo. Ha? Minsan daw sa isang napakaunlad na syudad, ay may museum na kakikitahan ng mga marble tiles sa sahig at mga marble statues sa paligid. Laging pinupuntahan ng mga tao kasi kabigha-bighani yung mga marble statues. Tinitingnan nila yan, nagpapapicture sila dyan, tinititigan nila yan. Hanggang sa nainggit na nga ang mga marble tiles sa mga marble statues. Ang sabi ng mga marble tiles sa mga marble statues, ay, kaibigang marble statue. Hindi naman yata tama na ikaw ang masinahangaan at ako'y daan-daanan lang. Bakit? Pareho lang naman tayong marmola. At baka nakakalimutan mo, pareho lang yung kuwebang pinagminahan sa atin. Pareho lang dapat tayo. Bakit ikaw ang mas tinititigan at ako'y tinitingnan, dinadaan-daanan lang? Di yata tama yan. Sumagot ang marble statue. Ang sabi niya, kaibigang marmol, hindi ko nakakalimutang magkaparehas lang tayo. Kaya lang, sana wag mo rin makalimutan na pareho tayong gustong ukitin, ihulma ng isang magaling na iskultor. Pero hindi ka pumayag, sumabat ngayon yung marble tiles. Eh bakit ako papayag? Sakit-sakit kaya nung ginagawa niya? Dito na sumagot at nag-explain ang marble statue. Yun na nga, ako rin naman nasaktan. Pero tiniis ko kasi alam ko, mapapaganda niya ako. Tiis ganda lang kahit papaano. Kaya eto ko ngayon, isang hinahangaang marble na statwa, samantalang ikaw, marble tiles, ordinaryo, daan-daan ng kalamang nila. Lesson, sa Ingles, no pain, no gain. Sa Tagalog, ano sa Tagalog ang no pain, no gain? Kung may tiyaga, may nilaga. Yun lang yun. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano pa. Yan ngayon ang magiging jumping board ng ating pagninilay bago natin mas palalimin. Sapagkat ito ang kapirasong pisngi ng sinasabi ngayon sa Ebanghelyo, malibang ang butil ng trigo ay maka-experience ng pain, hindi ito mamumunga ng sagana, hindi maka-experience ng gain. Mag-zero in muna tayo dito sapagkat alam natin may mga tao ngayon ayaw na ng pain, ayaw nang magtiyaga. Gusto na, agad may gain, agad may nilaga. Ay, hindi naman po pwede yan. Ang paghihirap at sakripisyo ay bahagi ng buhay. Bago ang success, hard work muna. Yung mga biglang success nang walang hard, unti lang yon. Mga nananalo sa loto, 1 in 1,000,000. O di ba ngayon, nagdududa ka pa kung yung 1 in 1,000,000 pwede pa. Baka nga hindi na, kasi para daw na mga manipula. Dapat magsikap, dapat magsakripisyo. Yan ang ilagay natin sa puso natin. Hindi masama ang magsakripisyo, ang maghirap. Kapatid, tayo may kalayaan ngayon dahil sa mga bayaning nagsakripisyo sa atin noon. Tayo ay may matatag na simbahan ngayon bukod sa sakripisyo ni Kristo. May mga santo at santang nagbuwis ng buhay para sa katolikong simbahan na pananampalatayang ito. Ikaw ay may marangal na buhay ngayon dahil nagsakripisyo ang mga magulang, mga lolo at lola mo. Bahagi ng buhay yon.
Huwag mong mamasamain yun. Huwag mong iiwasan yun. Kailangan mo yun. Kailan ba ako nagdadrive nang biglang nag-stop ng ganun kasi traffic? Nakita ko may nakatambay. Ang lakalagay dun sa t-shirt niya. De bali ng tamad. Huwag lang pagod. Gusto ko sagasaan eh. Ba? May marinig ka pang katwiran. Mas okay yata daw yung batang tamad. Kasi yung batang tamad, utos ka lang ng utos sa mga magulang mo. Ma, bili mo naman ako nito. Ma, plansyahin mo naman ito. Ma, ayusin mo naman ito. Utos ng utos. Paglaki daw ng mga yan. Boss yan. Yung mga batang masipag, sunod ng sunod. Paglaki daw ng mga yan. Utusan lang yung mga yan. Nakita mo, katwiran ba yan? Huwag niyong pababayaang magkaganyan. Ang mga kabataang nasa poder ninyo, ha? Tingnan ninyo kapag inuutusan ninyo kung nagiging parang ibon o paniki yan. Paano nagiging parang ibon o paniki? Anak, kunin mo nga ito. Wait lang. Wait lang. Wait. Wait it it. O di ba ibon yan? Gawin mo ito. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? O di ba paniki yan? Nako, umayos-ayos kayo. Mga kabataan, tandaan ninyo, hindi kawawa ang mga batang laging nautusan sa bahay. Mas kawawa yung mga kabataan lumaking walang natutunan sa buhay. Remember that inuutusan tayo ng ating mga magulang, hindi dahil sa hindi nila kaya, kaya nila. At pwedeng meron silang ibang utusan. It's just that tayo ay kanilang tinuturuan sapagkat hindi habang buhay, sila ay nandyan. At kung may kaya kayo ngayon, hindi garantiya na may kaya o may pera ka habang panahon. Ang pera po pwedeng maubos. Kahit gaano kayo kayaman, kapag hindi mo inalagaan ang mga pinamana ng iyong mga magulang, mauubos at mauubos ang mga yan. Pero yung diskarte na tinuro sa'yo, yung pagiging wise sa negosyo, sa trabaho, yung pagsisikap, yung pagsasakripisyo, hindi mawawala yun. At kung magkagipitan man, yun din ang magsasalba sa iyo pagdating ng panahon. Mga magulang, huwag masyadong ni-spoil ang anak. Sige kayo, kapag masyadong spoiled yan, eh ba'y parang gusto nyo na yatang kapag kayo'y namatay balang araw, isama na rin sila sa hukay. Father naman, may sariling buhay ang mga anak ko. Mga anak ko, magkakaapo pa ako sa mga ito. Precisely, ituruan nyong dumiskarte sa buhay. Huwag masyadong nakadepende sa inyo, matuto sanang tumayo sa sariling mga paa ang mga ito. Nako, magkakataon yan, ginawa mo na ang lahat. Masisisi ka pa kahit mismong ng anak mo balang araw. Si nanay naman, hindi sa amin tinuro ito. Si nanay kasi masyado kong pinadepende sa kanya. Diba? Mas masakit yun. Besides, hello mga kabataan. Diba na-encounter na rin natin yung kasabihang successful people are not born, they are made. Hindi basta pinanganak si Taylor Swift na rumarampa na ng ganyan, ha? Hindi siya basta naging successful. Marami din siyang pinagdaanan. Beethoven had to compose at least 8 hours a day. Stephen Curry had to make or had to shoot 300 three-point shots every practice. Hindi pa kasama yung iba niyang mga pinapractice. 6 a.m. pa lang, si Serena at Venus Williams nasa tennis court na simula pa nung 7 years old at 8 years old pa lang silang magkapatid. Yan ay bago pa sila pumasok sa school. Pagkatapos ng school, balik tennis court na naman yung dalawang yan. 7 years straight, hindi nagbakasyon kahit isang araw si Mark Cuban. Kapag ang shooting down ni Dwayne Johnson or ni The Rock ay 7 a.m., 3 a.m., gising na siya, nag-gym na siya, at pinapractice na niya ang kanyang mga sasabihing linya sa pelikula. Yun ang ginawa at patuloy nilang ginagawa na hindi ginawa at patuloy na hindi ginagawa ng mga rivals, mga kasabayan nila. Bakit? Mahirap eh. Kung tatanungin nyo sila,
Ayaw din nila yung ginagawa nilang pagsisikap. Kaya lang, ang buhay ay ganun talaga. Bago ang success, hard work muna. Yun ang alam nila eh. Yun talaga ang sure eh. Walang ibang paths eh. Pero ginawa nila. Magtataka ka pa ba kung bakit may mga taong mga marble statues ang datingan at may mga taong average lang, mga marble tiles na ordinaryo, daan-daanan lang. So mamili ka, kabataan, maging marble tiles ka lang o maging marble statue ka. Magsikap ka. No pain, no gain. Now, hindi lang iyon ang gusto ng Ebanghelyo ni Kristo, ha? Hindi lang yung magsakripisyo tayo para maging successful tayo. Hindi lang yun ang buhay. Ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng sagana, maapektuhan natin ang buhay ng iba. Ang tunay na karangalan ay hindi lamang yung marami tayong nakakamtan, kundi mas sa nating mga naibibigay para sa mga nangangailangan. Hindi lamang yung may narating tayo, kundi yung may narating ang ibang tao dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa atin. Hindi lamang yung maraming tao ang humahanga sa atin o napapasunod natin, kundi yung maraming tao na inspire at natutulungan ng buhay natin. That's not just being successful, that's also being fulfilled. May mga alam tayo, successful, may pera, sikat, kabud na lang, nagdroga, kabud na lang, broken marriages, kabud na lang, nagpakamatay. Ano yon? Successful pero hindi masaya. Hindi fulfilled. Sapagkat ang buhay ay para lang sa kanila. Nagsakripisyo sila para lang sa kanila. Hindi ka magiging masaya at fulfilled pang ganon. Ang buhay ay masaya kapag ikaw ay masaya. Pero mas fulfilled at mas masaya, mas makahulugan kapag ang iba ay masaya at ikaw ang dahilan ng kaligayahan ng iba. Something na mangyayari kung magsasakripisyo tayo, hindi lang para sa atin, kundi mas at lalo na para sa kapwa natin, katulad ng ginawa ng Panginoon natin. Yun ang tunay na karangalan. Kaya nga ang sabi kanina, hindi ko makabisa, bago tayo magbasa ng gospel reading, ang sumusunod sa Diyos na naglilingkod ay tunay niyang itatampok, tunay niyang ikararangal ng lubos. May nakita kong video clip, ito ay hango sa isang pelikula ni Jackie Chan. Na kung titingnan po ninyo, saktong-sakto sa kanya. At saktong-sakto para din sa kahit sino ditong nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ganito yung eksena, ha? Magkatabi sila ng anak niya sa pelikula, nanonood sila, sa isang big screen ang pinanonood nila, yung mga stunts na ginawa ni Jackie Chan. By the way, alam natin si Jackie Chan, hindi nagpapadouble yan. Siya talaga ang gumagawa. So, napanood ng anak niya, nung nahulog siya sa isang building at nabali yung tadyang niya, napanood nung anak niya kung papaano siyang napunta sa mga baga, nag-aapoy talaga, kaya nalapnos ang balat niya. Napanood ng anak niya kung paano napangas yung puno at bumagsak siya na ikinatahi ng ulo niya, ikinadugo ng ulo niya. At one point, sabi nung anak niya, there's so much pain. Ang sabi ni Jackie Chan, a lot. A lot. Hindi ko alam, ha? Pero sa puntong yon, sa palagay ko, ang iniisip pa lang ni Jackie Chan ay yung success niya, yung galing niya, na para bang, anak, nahirapan ako dyan, pero tingnan mo naman, kayang-kaya, galing lang ng tatay mo. Hindi pala nandun sa level na yon ang iniisip ng anak niya. Kasi bigla nang umiyak yung anak niya. At saka sinabi sa kanya, Dad, you are great. Dad, dito na naiyak si Jackie Chan. Kasi ang level pala ng sinasabi ng anak niya, Dad, hindi ka lang magaling. Mahal na mahal mo pa kami, ang pamilya mo. Kasi nga naman, hindi naman gagawin yun ni Jackie Chan kung hindi para sa kanila. You see, kung ilalapat nga sa totoong buhay ni Jackie Chan, siguradong napuri na siya ng iba.
you are great. Nabigyan pa siya ng mga awards, di ba? Pero anong datingan nun sa kanya? Natuwa lang siya, nagpasalamat siya, ganun lang. Pero iba, yung sinabi ng anak niya, iba kapag ang pumuri sa'yo ay yung asawa mo, ang anak mo, ang magulang mo, at sinabing, you are great. At ang laman ng pag-asabing, you are great, hindi yung magaling ka, hindi yung kilala ka, hindi yung, kundi yung napakaswerte ko, ikaw ang naging asawa ko. Napakaswerte ko, ikaw ang naging magulang ko. Napakaswerte ko, ikaw ang naging anak ko. Hindi yung galing, kundi yung sakripisyo, yung pagmamahal. No wonder ang sabi ni Jesus Christ sa Ebanghelyo, ngayon ay pararangalan ng anak ng tao. Alam po ninyo sa puntong yon, pwede na siyang parangalan eh. Pwede na siyang bigyan ng award eh. Ang dami niyang nagawang mga himala at milagro. Ang galing niyang magsalita. Sikat na siya. Kaya nga may mga Griego pang gusto siyang makita eh. Pero anong sabi niya? Kailangang mamatay siya. Kasi gusto niya, kung pararangalan natin siya, kung aalalahanin natin siya, kung titingnan natin siya bilang greatest, ang masaisip natin, hindi yung galing niya, ni hindi yung kapangyarihan niya, kundi yung pagmamahal niya. Yung sakripisyong ginawa niya upang tayo iligtas niya. No wonder, kapag sinabi mong Jesus, ano ang agad ang maisip mo? Yung pagpapagaling niya, yung pagtuturo niya, bagamat ang lahat ng yan ay mahalaga. No! Pag sinabing Kristo, ang unang-unang maiisip mo, si Kristong nagsakripisyo para sa kaligtasan ng tao. Yun ang tunay na karangalan. Karangalan hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga minamahal. Nakita ko minsan yung isang quote, "Do not be a fan of a celebrity who does not know you. Be a fan of Jesus who died for you." Napaka makahulugan nun. Lalong-lalo na pag nakikita ko ngayon yung mga fans ni Taylor Swift. Yung iba pumupunta pa ng Singapore. I have nothing against that. Pero sana kung paano natin i-admire ang isang celebrity, ang isang sikat, kapatid, wala sa kalingkingan yan ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Sorry ha, mga Swifties ha, pero hanggang saan ang kayang gawin ni Taylor Swift para sa'yo? Bukod sa inspire ka. Sige nga. Does she know you? Sorry ha, pero bakit niya siya mag-concert dito? Bakit sa Singapore lang? Hindi niya pwedeng sabihin, hindi lang ako pag-aari ng Singapore. Pupunta rin ako sa Pilipinas kasi marami kong fans doon. Si Kristo, nasa langit, nagkatawang tao para sa'yo. Hindi lang nagkatawang tao, namatay pa para sa'yo. Huwag mong kakalimutan yun. Huwag mong kakalimutan. Lalo na ngayong mga mahal na araw. Namnamin natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. In the same vein of thought, baka masyado mong ikinukumpara yung asawa mo sa ibang, ganda ng asawa ng kaibigan mo, kisig ng asawa ng kaibigan mo. Baka naman yung asawa mo, kaya nagkaganyan, parang nalosyang na dahil sa tindi ng sakripisyo para sa pamilya ninyo. Bago mo ikumpara yung anak mo sa anak ng ibang titulado, baka naman yung anak mo, kaya parang napag-iiwanan ng iba. Ikaw muna, kapatid muna niya, pamilya muna ninyo ang inaasikaso niya. Baka naman ikaw, ha, kinukumpara mo yung sarili mo sa mga kaibigan mo na parang mga may bahay na, parang mga accomplished na, samantalang ikaw parang napag-iwanan. Teka, bakit ka napag-iwanan? Baka masyado mo munang inalagaan ang iyong mga kapatid, inuna ang iyong mga magulang. Baka naman kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang mga kumpleto ang pamilya, nandun yung partner niya, sila pa rin solid dalawa ha, samantalang ikaw ipinagpalit ka ng asawa mo sa iba. Teka. Marangal ka pa rin. Lalong-lalo na kung hindi mo ginantihan ang kasalanan niya, lalong-lalo na baka nga mas kumpleto ka pa sa ibang may kasama kung itinaguyod mong mag-isa ang mga anak niyo na iniwan niya sa'yo. Kapatid, ang greatness, ang karangalan, hindi yung napakalayo niyan. Minsan sasabihin sa TV, we see greatness. Pinapakita si Kobe, pinapakita si LeBron, pinapakita ang isang sikat na tao. Hindi yun ang greatness.
sa mata ng Panginoon. Ang greatness, abot kamay. Kaya mo, kaya ko. Basta tayo nagsasakripisyo para sa ating mga mahal sa buhay. Abot kamay. Baka nasa tabi mo lang ngayon. Nasa tabi mong nanonood ngayon yung nanay mo nagsasakripisyo para sa'yo. Nasa katabi mo lang. Abot kamay mo lang yung anak mo na napakabait sa pamilya. Yun ang greatness. Mayroong mas higit kay Taylor Swift sa pamilya ninyo. Mayroong mas higit kay LeBron James sa pamilya ninyo. Mayroong mas higit kay Father Fidel sa pamilya ninyo. Ang karangalan at ang pagiging mapalad sa buhay ay hindi yung may pera ka lang o may sikat na tao lang sa inyong pamilya. May karangalan kayo, may dapat kang ipagmalaki sa pamilya mo kung mayroong Diyos na alam mong nagmamahal sa iyo at yung may kahit isang tao sa pamilya niyo, gagawin ng lahat para sa iyo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.